Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Maraming mga Pilipino ang nagtatrabaho sa ibang bansa para maiahon ang pamilya sa kahirapan. Isa na nga ang Japan sa madalas puntahan para pagtrabahuhan ng mga Pinoy. May mga pagkakataon naman na minsan akala natin kilala na natin ang isang tao, mapakamag-anak man o kaibigan. Paano kung ang magandang buhay para sa pamilya ay mauuwi sa krimen? Yan ang naging kapalaran ng isang lalaki at babaeng Pinoy sa Japan na pinaniniwalaang sangkot sa krimen. Kamakailan lang nabulabog ang Pilipinas at Japan nang lumabas ang mga balita na inaresto ang isang Pinay na nasa likod umano ng pag-abandona ng labi na mag-asawang Japanese. January 19, 2024, inaresto ng Tokyo Metropolitan Police Department sa isang hotel si Hazel Ann Morales, 30 years old. Si Hazel ay isang Pinay na nagtatrabaho sa isang bar sa Japan. Dinakip ng mga pulis si Hazel dahil inabandona niya ang labi ng mga magulang ng dati niyang boyfriend na Japanese. Ang mga biktima ay kinilalang sina Nohiro Takashi o Hiro, 55 years old, self-employed, at ang kanyang asawang si Kimi, 52 years old. Ayon sa investigasyon sa Japan, nagkaroon ng relasyon si Hazel sa anak ng mga biktima. Hindi na inilabas ang totoong pangalan ng lalaki, kaya pangalala na lang nating Gio. Si Gio ay nasa edad 30 years old na at panganay na anak ni Nakimi. Nakatira si Gio sa bahay ng kanyang mga magulang. Base sa balita ng January 16, bandang 8:50 ng gabi, galing trabaho si Gio nang tumawag siya sa emergency number ng Japan. Sinabi ni Gio sa dispatcher na kakauwi niya lang mula trabaho pero wala doon ang kanyang mga magulang at may mga bakas ng dugo sa sahig ng bahay. Agad namang nagsimulang maghanap ang mga pulis sa mga magulang ni Gio. Nagtanong-tanong na din sila sa mga kapitbahay dahil baka nga may nakakita sa mag-asawa na umalis. Pero walang nakuhang impormasyon ang mga pulis kung nasaan na nga ba ang mag-asawa. January 18, 2024, matapos ang dalawang araw sa paggalugad ng mga pulis sa bahay ng mag-asawa na tatlong palapag, natagpuan nila ang mga labi nito. Sa sahig ng bahay o pag-check nila sa underground storage nito, tumambad sa mga pulis ang labi ng mag-asawa. Patay na ang mga ito at may mga tama ng saksak. Ang underground storage ay isang parte ng bahay na karaniwan sa mga bahay sa Japan. Mababa ang itsura nito at doon makikita ang mga tubo na daluyan ng tubig na mula sa banyo. Sa investigasyon, wala namang sira ang mga kwarto pero may mga bakas ng dugo sa iba't ibang parte ng bahay. Ang iba pa nga mga bakas ay tila pinunasan. Ang bahay kung saan nakatira ang pamilya Takeshi ay nasa isang residential area ng Adachi Ward, Tokyo at lumipat sila doon ng taong 2022. Samantala, si Hazel naman ay nakatira sa isang apartment na halos kalahating kilometro lang ang layo mula sa tirahan ng mga Takeshi. Sa investigasyon ng mga pulis, nakuha nila ang mga CCTV footage tungkol sa krimen. Ngunit hindi na ito inilabas sa publiko at media outlets. Gabi ng January 16, 2024, magkahiwalay na nakunan sa CCTV ang isang lalaki at si Hazel malapit sa bahay ng mga biktima. Ang lalaking kasama ni Hazel ay si Brian Jefferson D. Singh de la Cruz, isang Pinoy at blogger. Ayon sa ilan, ang dalawa ay magkakilala dahil pareho silang taga Nueva Ecija. Si Brian ay 34 years old. Dalawang beses nang nagpunta sa Japan si Brian bilang Technical Intern Program Trainee. Nakatira si Brian sa Ibaraki Prefecture. July 2023, nang bumalik si Brian sa Japan para magtrabaho sa isang construction company.
Sinabi ng senior official ni Brian na siya ay mahusay sa kanyang trabaho. Maayos umano ang naging pakikitungo ni Brian sa iba niyang co-trainee. At nagtatrabaho si Brian na maigi para maibigay ang lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya sa Pilipinas. Base sa CCTV, hindi daw masyadong maaninag ang mukha ni Brian pero makikita na patungo siya sa direksyon ng bahay ni Hazel. Sa parehong araw, may kuha ulit ng CCTV na nahagip si Hazel at si Brian. Ang CCTV na ito ay malapit sa tinitirhan ni Hazel. Doon nga sa CCTV, makikita si Hazel at Brian na nagtatapon ng mga damit na may mga bakas ng dugo. Nakarecover din sa bahay ng mga biktima ang mga pulis ng isang patalim na may mga bakas ng dugo. Bukod doon, nakakuha din ang mga pulis ng mga patalim na hindi naman pag-aari na mag-asawa. Pinaniniwalaan na ang mga patalim na iyon ay dala ni na Hazel at Brian. Samantala, ang cellphone naman ni na Hiro at Kimmy ay nawawala. Ayon sa mga reports, kaya nakapasok si Hazel at si Brian sa loob ng bahay ng mga biktima ay dahil alam ng Pinay ang password ng bahay. Nakuha din ng mga pulis ang CCTV footage na huling nakita si Kimmy. January 16, umalis ng bahay si Kimmy bandang alauna ng hapon at bumalik sa bahay alas 4 ng hapon. Posibleng umanong si Hiro ay inatake daw nang wala si Kimmy at pagbalik ni Kimmy ay doon na siya inatake ng mga sospek. May nakausap din ang mga pulis na ilang Japanese. Ayon sa kanila, gabi ng January 16, may napansin silang isang lalaki malapit sa bahay ng mga biktima. May sinabi daw ang lalaki na hindi nila masyado maintindihan. Pero para sa dalawang hapon, tila sinabi daw ng lalaki na nakapatay siya ng tao. Sa investigasyon, pagkatapos umano gawin ang krimen, umalis si Hazel sa bahay na kanyang inuupahan at nag-check-in sa isang hotel. Para sa mga pulis, tila may tinatago o iniiwasan umano si Hazel. Base naman sa isang kasama ni Hazel sa trabaho na hindi na nagpakilala, parang magkakilala na nga sina Hazel at Brian. Mabait at tahimik na tao daw si Hazel. Dagdag pa ng babae, halos 10 million yen o 3.8 million pesos ang utang ni Hazel sa iba't ibang tao. Sinabi din niya na si Hazel ay may ugaling laging nangungutang lalo na sa kanyang mga customer sa bar. Hanggang sa may isang kaso na nga si Hazel dahil sa kanyang pinagkakautangan. Sinabi din ng kaibigan ni Hazel na nabigla siya nang malamang may utang pala si Hazel dahil wala daw sa itsura nito na may malaking pagkakautang. Madalas kasing branded ang suot at gamit ni Hazel. Ayon pa sa babae, si Brian daw ang lalaking kausap ni Hazel tungkol sa pagkuha o pagbili ng isang malaking bahay ni Hazel. Pinaniniwalaan na malaki ang problemang pinansyal ni Hazel. Isa na nga sa kanyang mga pinagkakautangan ay ang dati niyang kasintahan na si Gio. Si Gio at Hazel ay halos magkasintahan ng 3 taon at kilala ni Hazel ang pamilya Takeshi ng ilang taon na. Depensa naman ng tita ni Hazel na si Maida, hindi kayang gawin ng kanyang pamangkin ang ibinibintang sa kanya. Pamilya na nga umano ang turing nila kay Gio. Noong nakaraang taon, umuwi pa nga sina Hazel at Gio sa Nueva Ecija kaya nakilala ng pamilya ni Hazel ang ex-boyfriend niyang si Gio. Naniniwala si Maida at ang pamilya ni Hazel na na-prime-up lang ito. Posible umano na ang nangyari ay tinawagan at pinupunta ni Gio si Hazel nang patay na ang kanyang mga magulang. Naipit lang umano si Hazel kaya gumawa na lang ito ng paraan para maitago ang mga labi. Ayon naman sa nanay ni Hazel na si Sally, hindi lubog sa utang ang kanyang anak. Wala daw nababanggit sa kanya si Hazel na siya ay may mga utang dahil sapat naman daw ang sinasahod nito. Sa statement naman ni Foreign Affairs Undersecretary na si Ed De Vega, magbibigay sila ng legal assistance kay Hazel.
Dagdag pa niya, wala pa silang natatanggap na balita mula sa Japanese Embassy na umamin si Hazel sa kahit anong krimen. Aantayin pa nila umano ang official findings mula sa mga pulis ng Japan. Sa ngayon, ang kaso na naisampa laban kay Hazel ay abandonment of corpse. Ibig sabihin, hindi inireport ni Hazel sa mga pulis ang nadeskribe niyang labi ni Nahiro at Kimi. Nang kuna naman ng pahayag ang mga pulis sa Japan, si Hazel ay sumagot lang ng, "I don't know." At ang lahat ng akusasyon sa kanya ay kanyang tinatanggi. January 21, nakarating sa OIC Department ng Migrant Workers ang tungkol sa kaso ni Hazel. Ang nakuha pa nilang balita noon ay nagtatrabaho nga si Hazel sa Japan. January 22, naaresto na ang pangalawang suspect na si Brian sa isang ospital. Matapos umano ang krimen, dumiretso si Brian sa isang ospital para ipagamot ang sugat niya sa kamay. Na-confine pa nga si Brian dahil dito. Pinaniniwalaan na ang mga sugat ni Brian ay nakuha niya nang manlaban ang mag-asawang nasawi na si Nahiro at Kimi. Ayon sa mga investigador, ang kasabwat nga ni Hazel ay si Brian at tumulong sa kanya. Naniniwala sila na hindi kayang mag-isa ni Hazel na ilagay ang dalawang labi sa underground storage. Nakausap naman ni Brian ang kanyang kaibigan na isang hapon. Ayon sa kausap ni Brian, tila nagmamadili daw ito sobrang nasasaktan dahil sa kamay niyang may mga sugat. Nag-send pa nga si Brian ng picture niya sa kanyang kaibigan habang nasa ospital 3 araw matapos ang krimen. Base sa mga balita sa Japan, nang maaresto si Brian, umamin ito sa pag-abandona sa labi na mag-asawang hapon. Magkakilala daw sila ni Hazel noong sila pa ay nasa Pilipinas. Kinasuhan din si Brian ng abandonment of corpse at ikinulong. January 23, 2024, nakapanayam ng isang programa sa radyo ang Philippine Ambassador to Japan na si Ambassador Mylene Albano. Ayon sa Ambassador, wala pa silang first-hand knowledge sa nangyari kay Hazel. Hindi pa umano nila nakakausap ito dahil hindi pa sila pinapayagan at nasa kustodiya pa ng mga pulis si Hazel ng mga oras na iyon. Dagdag pa ng Ambassador, permanent resident si Hazel sa Japan. Limitado lang sa pagiging permanent resident ang pwedeng i-apply ng mga Pilipino at hindi na sila pwedeng makakuha ng Japanese citizenship. Lahat ng klaseng tulong ay ipapaabot sa ating kababayang si Hazel. Makalipas ang ilang oras at matapos nga ang pahayag ng Ambassador, nakausap na ng consular staff ng Philippine Embassy ang akusadong si Hazel sa kulungan. Ngunit, ang pakiusap ng mga pulis sa Japan ay hindi pwedeng pag-usapan ang kaso. Ayon sa pag-uusap, maayos naman ang lagay ni Hazel at may court appointment lawyer na siya. Pati ang personal na mensahe ni Hazel ay napaabot na sa kanyang pamilya. Sa ngayon, ang kaso laban kay Hazel, ayon sa batas ng Japan, ay tinatawag na abandonment. Nilinaw ng DFA na hindi pa kinakasuhan ng murder o hindi pa si Hazel ang napapatunayan na pumatay sa mag-asawang hapon. Wala pang date ng trial kasi ongoing pa naman ang investigasyon at wala pang formal na kasong inihain kay Hazel at Brian. Inaresto pa lang sila at nakadetain sa kulungan. January 24, umamin si Brian kay OWA Administrator Arnel Ignacio na iniwan niya nga ang mga labi na mag-asawang Hiro at Kimi. Sinabi niya na iniwan niya ang mga labi matapos umanong hingin ni Hazel ang kanyang tulong. Nakita din ang DNA sample ni Brian sa crime scene. Ito ay matapos magsagawa ang mga pulis ng DNA testing sa mga dugo sa sahig kung saan nakita ang labi na mag-asawa. Nakuha na naman ng pahayag ng isang TV program mula sa Japan ang nanay ni Hazel na si Sally. Ayon kay Sally, hindi siya makapiniwala na magagawa ng kanyang anak ang krimen. Hindi umano tanggap ni Nahiro at Kimi si Hazel bilang kasintahan ni Gio dahil may anak na nga si Hazel. Iyon daw ang dahilan kung bakit naghiwalay sina Hazel at Gio.
Dagdag pa ng nanay ni Hazel, isang beses lang daw nakasama ni Hazel ang mga magulang ni Gio. Nagpunta naman ang mga pulis sa bahay na tinitirahan ni Hazel para mag-imbestiga at makakuha ng mga ebidensya laban kay Hazel. Naglabas naman ng pahayag ang lola at nagpalaki kay Brian. Base kay Lola Feli, hindi niya lubos maisip kung paano nasangkot sa krimen ang kanyang apo. Matino daw ito at hindi nga nagiinom at laging nasa bahay lang. Dagdag pa ni Lola Feli, hindi maayos ang kanyang lagay dahil iniisip niya nga ang kanyang apong si Brian. Nag-aalala siya kung sino ang magbibigay ng mga pangangailangan ni Brian dahil lahat sila ay nasa Pilipinas. Hindi din daw nabanggit sa kanila ni Brian si Hazel o kung may kaugnayan sila. Sa iba't ibang social media accounts, iba-iba ang opinyon ng mga Pilipino tungkol sa kaso ni na Hazel at Brian. Ilan sa kanila ay naniniwala na malakas ang ebidensya na ang dalawang Pinoy ay mahatulan ng guilty sa pag-abandona at maging sa pagpatay kina Hero at krimen. Meron din namang naniniwala na walang kasalanan ang dalawa lalo na't hindi pa naman napapatunayang guilty sila. Ang iba naman ay nanghingi ng panalangin para malagpasan ng dalawa ang kanilang kinakaharap na kaso. Sa Facebook, isang larawan ang kumakalat na magkasamang kumain sina Hazel at Brian. Meron ding isang larawan na sinasabing si Hazel ay may binili pa sa isang tindahan bago siya dakpin ng mga pulis. Sa isang post naman, makikita sa video si Brian na tila namimili sa isang convenience store. Base naman sa nag-translate ng video na nasa Japanese, makikita si Brian na bumibili ng beer ng mismong araw ng krimen. Kita din daw na tila walang lakas ang kamay ni Brian at may benda pa nga ito. Kung mapapatunayan sina Hazel at Brian na guilty sa kasong abandonment of corpse, maaari silang mabigyan ng parusa hanggang 3 taong pagkakulong. Ngunit kapag mapatunayan naman na guilty sina Hazel at Brian sa pagpatay sa 2 hapon, posible silang mahatulan ng bitay. Sa ngayon ay wala pang update sa trial ng kaso ni Brian kasi ongoing pa nga ang investigasyon at wala pang formal na kasong inihain laban kina Brian at Hazel. Inaresto lang sila at nakadetain sa kulungan ng Japan. I-follow at i-like nyo po ang ating channel para sa susunod na update sa kaso ng 2 Pinoy sa Japan. Sa tingin nyo, guilty ba sina Brian at Hazel sa kasong ito? O totoo kaya ang sinasabi ng pamilya ni Hazel na posibleng na prenup lang ang dalaga? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!